system yun. Pwede humingi ako sa iyo ng konting payo. Kasi sir, sa edad ko 29 na sir, tapos may mga barkada ako na hindi naman ako sa naiingit. Sir, kumbaga parang napag-iiwanan na ako sir kasi wala akong girlfriend. Sa edad ko to, dapat ba magkapamilya na ba ako sir? Ano ba yung mga dapat kong malaman sir? Ano bakit? Masyado ba ako nagmamadali or talagang hindi ko pa pala? Okay, actually, sa pagpapamilya, number one natin isa alang-alang dyan. Una, ikaw, bilang lalaki, magpapalit na handa ka na sa daming distansyo. Kasi yun ang una yung mga nililigawan ng kanilang mga magulang, yung katayo natin sa kanila. Alam mo, sir, sa totoo lang, bilang lalaki na naghahanap ng mamahal, so napaka-importante na una nating aayusin yung sarili natin. Kasi kahit mahal na mahal mo, kahit gusto mo yung tao, kaya lang ang dami mong kalaban. Diba? Maaaring mahal ka ng iligawan. Kaya lang siyempre, yung magulang nun, responsable. Siyempre, yun yung number one na hahanap para hindi mangyari yung gusto mo para doon sa isang babae. Pero kung gagawin mo, magkaroon ka ng magandang kabuhayan, ayusin mo sarili mo. Tapos, pagandahin mo kung anong meron ka ngayon, palagay ko, walang imposible. Importante ba yung status sa buhay? Kasi meron naman ako nakikita, sir, na mahirap lang sila. Pero masaya naman sila. Okay. Actually, sa panahon kasi ngayon talaga, sa dami ng tao na nagdanas ng matinding kahirapan, nandun na tayo sa panahon na tumatalino na rin. Diba? Hindi lang ang mga magulang, kundi pati mga kababae. So, alam naman natin yan. Kaya nga marami rejection sa buhay natin na nararanasan natin dahil nga sa ating kawalan. Diba? Ako na niniwala naman ako, meron pa rin ang mga tao na kahit medyo kalagay natin, medyo mas mababa at minsan parang three things ating makakain lang tayo, may mga tao pa rin naman tumatanggap sa ating pagmamahal, pag-ibig. Kaya lang, ito sinasabi ko, preparation na rin to, baka lang kasi magmahal ka ng tao na matalino na rin pagdating sa buhay. Siyempre, mahal mo yun. Gusto mo ba masaktan ka? Gusto mo ba pag pinasok mo, mabigo ka? Siyempre, hindi. Siyempre, magre-ready ka rin. Pero sir, halimbawa, paano ko, itong last na panong ko na lang sir. So, paano ko tatanggapin sa sarili ko yung rejection? Rejection, actually, pagdating sa rejection, isa sa mga paraan yan para tayo ay mamotivate, maging matibay, di ba? Hindi dahil hindi na down tayo or wala tayong pintang tao. Kundi, siguro, sa status na kalagay natin, bilang isang tao, yun yung nakikita nila. Diba? Na example, mali ginagawa mo, natural, marami rejection. Diba? Minsan nga, may mabuti na ginagawa mo, marami pa rin rejection. Ang mahalaga dun, diba? Nandun ka sa tama. I-reject ka man, hindi ikaw ang nawalan. Kundi siya. Diba? O sir, bali, ano yung mapapayo mo nila sa akin, yung pinakahuli, yung pinaka big word mo na pwede kong doon-doonin pa uwi. Okay. Para sa amin, hindi naman tayo nabuhay sa mundo na ito. Para may maraming kasi na nagsasabi na makakain ka lang, umaga, kahali, hapon, okay na. Kailang, siyempre, tanggapin natin ang katotohanan. Di ba? May mga emergency na hindi natin inasahan. Kumarating yun bukas, pwede siya sa araw. Pwede next year, di ba? Kaya nga, bago yung mga problema na dumarating sa buhay natin, lagi tayong hinahanda. Para pag dumating yun, so hindi tayong mahihirapan sa buhay. So, ang punto ko, maging handa doon sa lahat ng mangyayari pa sa buhay natin. Pero, partner, no? Choice mo pa rin yan kung ano yung gusto.
sabi nga, maraming manunok sa sports. Diba, tutuksoy ka sa mabuti, tutuksoy ka sa masama. Pero yun laging final decision ng action. Lagi na sa'yo yun. At syempre, final result, lagi sa'yo. Kaya, ano man ang sitwasyon natin, mayaman, mahirap, ano man ang kalagayan natin, lagi natin tatandaan, deserve mo yun. Diba, meron ka ngayon, deserve mo yan. Diba? So, ano bang meron, yung iba, deserve nila yun. Diba, wala ka, meron sila, deserve nila yan. Bakit? Nasa atin ang pag-decide kung ano yung gusto natin ng buhay. So, may ipapayo ko sa'yo, yan, pag-uwi mo ngayon, diba, mag-isip ka lang, paano mo pagandahin yung buhay ng mga magulang mo, paano mo pagandahin yung buhay ng, kung may pamilya ka, kung meron ka mga anak, or kaya naman, binata ka, at meron ka gusto na babae, kasi masarap kapag maayos ang buhay. Kasi kahit hindi ka nang niligaw sa kanila, lagi sila nakatingin sa iyo. Kahit pangit ka, lagi guwapo ang tingin sa iyo. Lalo na pagka medyo guwapo ka. So, matulad niyo. Okay. Oye, Sam! Kanina ka pa dito? Ha? Dito? Kanina pa rin tinahan na pa. Anong ginagawa mo dito? Naging ako ng advice ni sir. Advice? May problema ka na naman. Lagi naman. Okay, huwag ka mag-alis dyan. Bakit? Ang makinig ka din. Pwede ba magtanong? Yes, sir. Ang pangalan mo, sir? Sir Jun. Sir Jun, ay,